guys, good morning! Welcome back to another video. Bali, eto na yung ating... Ay! Hala, natapon! Sayang coriander natin. Katatapos ko lang magti. Itatanim natin dito, guys. Ibubudbud ko dito. Tignan nyo, oh, may mayana ako. Hindi ko pa natatanim. Hindi ko alam kung saan ko siya itatanim, guys, kasi wala akong extra paso. Hindi ko naman maitanim sa lupa sa harap ng bahay. Ang ganda niya, no? Binabad ko lang siya sa tubig para hindi siya mamatay. Ganda niya, oh. Kinuha ko to kung saan nagpapa-service si Asis ng tuktok. Ang dami nilang halaman doon. Doon ko din kinuha yung orange na gumamela. Kapag natapos ang harapan doon ako mag-transfer sa lupa. Gaganon ko siya. Ay, nasa na yung ano ko? So, magtatanim ako. Iwan ko kayo saglit. Iwan ko kayo saglit at magtatanim ako, guys. Diyan muna kayo, no? Look, there's a lot of nuts and flour, cornstarch. Yeah. La again, Papa hungry again. Papa hungry. Papa hungry. He tries at home coming here in Parsa, always hungry. Pangalawang araw na siya, guys. Naku, may langaw. Pangalawang araw na nakabilad tong tuyo. Pero mukhang okay na siya. Basta maghapon lang. Maghapon na naandyan, then try natin ulit bukas. Baka pwede na after 3 days. Pangalawang araw ngayon. Hi, guys. So, ayan, kanina...
gumala lang kami ng saglit sa parsa. May pinuntahan lang kami saglit doon. And yun nga, may mga ibang shop na sarado. Almost, ano, lahat ng shop sarado. Bali yung nakabukas lang doon yung mga nagtitinda ng mga sweets para sa Baitika sa 27. Nagbebenta ng mga pangdekorasyon sa harapan ng bahay. And yun nga, kagabi pala, Lakshmi Puja, yung sa Rangoli. Wala kaming Rangoli dito sa bahay, guys. Hindi ako naglagay ng Rangoli dito sa bahay kasi yung sa sobrang pagod ko kahapon, nagtanim-tanim doon sa likod ng bahay. Pagdating ng hapon dito, and wala ding time si Asis para bumili nung yung pang-color ba, yung parang sand na may kulay. Kasi busy din siya kahapon pamamasada. Kaya sabi ko kay Asis, okay lang na wala tayong Rangoli. At saka sobrang pagod ko din naman kahapon. Actually ngayon, medyo masama yung pakiramdam ko. Ang sakit nung, yung alam nyo yung balakang ko hanggang dito sa my legs, masakit siya. Pero sabi ko kay Asis, okay lang ba? Sabi ko nga sa kanya, okay lang na masakit kasi once na tumubo lahat yung mga tinanim ko, masarap sa pakiramdam. Parang syempre mawawala na rin yung sakit na ramdam. At saka, first time ko kasi na talagang magtrabaho ng ganun. Kaya siguro nabigla din yung katawan ko. Pero okay din, parang nag-exercise lang ako. Ano nun, parang ang iniisip ko nga lang, parang nag-exercise lang ako tapos sumakit yung katawan ko. So kanina, medyo madilim yung video ko kaninang umaga, yung nagtanim ako ng coriander. Kasi nung umalis ako sa harap ng camera, madilim na siya, bigla dumilim siya. Kaya pagpasensyahan nyo na, guys. And ayun nga, dapat kanina magtatanim ako ng radish. Tapos sabi ni Asis, saka na yung radish, isasawin na natin sa patatas, sabi niya. Sabi ko nga sa kanya, kung hindi ka busy sa pamamasada mo, magtanim na tayo ng patatas kasi after nitong festival, magiging busy tayo sa pagpapagawa dun sa likod bahay. Sabi ko kay Asis, kailangan may tapos natin yung sa likod ng bahay kasi nga, alam niyo yun, wala kaming storage area, wala kaming storage room. Kailangan namin yun para lagayan ng fertilizer. Kasi sabi ko sa kanya, ayaw ko na ilalagay mo yung fertilizer dyan sa kabilang kwarto kasi maamoy yung fertilizer, guys. At saka, delikado kay Asher. Delikado talaga kay Asher, guys, yung ano, yung fertilizer, yung urea. Kaya sabi ko, kailangan talaga may patapos yung sa likodan. At saka para, alam nyo yun, para maiayos na rin kung ano yung mga dapat ilagay sa likod. Kagaya nyan, maraming nagsasabi na baka daw nagsasampay ako dyan sa harap ng bahay. Actually, hindi ako nagsasampay sa harap ng bahay, guys. Kasi walang araw dyan sa harap ng bahay. Sa likod talaga ako nagsasampay. And kaya lang nilagay yung yarn na yan ay para sa hanger. Kasi wala akong mapaglagyan ng hanger. Sa likod, wala akong mapagsabitan ng kahit na ano dun sa likod. Kasi nga, walang poste doon. Walang mapakabitan talaga. So, sabi ko, Asis, kailangan talaga bago mag-December, bago yung talagang taglamig siya, kailangan maipatapos namin dito sa may likod. So, yun. Short video na lang muna tayo ngayon, guys. Talagang, alam niyo, masakit talaga. Sa totoo lang, hirap akong kumilos, guys. Ngayong ano na to, hirap akong bumangon, maupo, ganyan. Nahirapan ako kasi ang sakit ng ganito ko. Oh, masakit yung legs ko talaga. Yung sa balakang ko, masakit siya. Pero okay lang kasi nga, okay lang talaga kasi sarili namin yung lupa. Sa amin talaga yun, pakikinabangan talaga namin yan kapag tumubo na silang lahat. So, ayan guys, and short video na lang muna tayo ngayon, pasensya na lang muna. And yun nga pala, baka po pwede, pa-subscribe po tayo kay Simply Living Canada. Kababayan po natin na nakatira ngayon sa Canada. And pakisuportahan din po natin siya. Yan ang kanyang YouTube channel, ayan. So, and happy birthday sa lahat po ng magbe-birthday ngayong araw na to. Hindi ko man po mabanggit ang pangalan nyo, pero yung magbe-birthday ngayong October 25, happy birthday po sa inyong lahat. So, yun na lang muna for today, guys. Thank you again for watching and see you tomorrow. Sana tomorrow magiging okay na ako. Medyo okay na yung ating tuyo. Medyo tuyo-tuyo na siya. Siguro, isang araw o dalawang araw pa nating patutuyuan, may tuyo na tayo. Homemade tuyo.
So, thank you again for watching, everyone, and see you tomorrow. Bye, and God bless us all.